pugo at mga kamanukan natin dyan. So, gawin ulit natin itong daily routine natin sa ating mga in-incubate na mga itlog. So, ayan. So, kailangan talaga na baliktarin natin itong ating mga itlog 3 times a day para naman pantay yung pagkabuo ng mga sisiw sa loob ng itlog. So, kung isang side lang natin ito mainitan, so isang side lang din ang mabuo at hindi pantay. So, may posibilidad na hindi buo yung pagkaano ng sisiw. So, ayan. Ika-10th day na ng ating mga itlog ngayon. Mulang ito'y ating isa lang. So, mamayang gabi ay ika-candling natin para malaman natin kung itong mga itlog ay fertile o hindi. So, yung fertile, ito yung mga itlog na may nabuong sisiw sa loob ng shell. So, yung unfertile naman, yung walang nabuo na ano, so ipapakita ko sa inyo mamayang gabi yung laman ng itlog pag i-candle natin sa walang ilaw. So ayan, importante yung tubig kasi ito ay nagbibigay yung humidity sa loob ng incubator at nagpapilis ng pag-hatch ng ating mga itlog pugo. So ayan, malapit na rin ito sa ika-18th day na nila. Ikapisa yung 18th day na hatch day nila. So, sana ay ma-hatch itong lahat at maraming mapisa at makasurvive ng mga sisiw. So, ayan, balik tayo dito sa may likuran. I-update natin itong mga Rhode Island red chicken natin mulang nang ito'y ating ilipat sa malaking temporaryong kulungan nila. So, ayan, nandito yung dalawang malaki at dalawang maliit. So, ayan, binibigyan ko sila ng vitamins na Vitamin Pro para at least naman healthy sila at iwas sa sakit at mga testy na dadapo sa kanila. At maganda rin yung ano nila, katawan. Habang siya ay bata pa at lumalaki. So, maganda rin yung itlog yung kalabasan nito. So, ayan, may tatlong Rhode Island red ako na medyo sisiw pa na isinama ko sa may mga pugo kasi makasabay ito na napisa. So ayan, puntahan natin dito sa may kulungan nila yung mga pugo at yung tatlong Rhode Island red natin na mga manok. So ayan, itong mga pugo ay ito yung pang third batch natin at ika 24th day na nila mula lang ito mapisa. So malapit natin itong mag-laying egg. So ito mga babae, marami dito mga babae at dalawa lang siguro yung lalaki. So, ang plano ko dito ay itlogin ko na sila na gamit yung feeds na laying max. Yung laying feeds, hindi yung integra. So, itong laying feeds, ito yung nagpapa-itlog sa kanila sa babae kahit na walang lalaki na pugo. So, iba ito sa integra at iba din yung laying feeds. So, ayan. Kasi meron na tayong nangitlog na mga pugo na mula sa lalaki at babae. So, ito naman, itong puro mga babae natin ay pang-itlogin na natin para makabinta, maka-start na tayo ng pagbibinta ng mga itlog. So, ito, para natin alam kung ito ba isang lalaki o babae kasi walang pattern dito sa dibdib nito, itong pugo. So, malalaman natin ito sa puwitan nila kung may puting kulay na parang bulak. So, ibig sabihin ito isang lalaki. So, ayan. So, umaga ngayon, bibigyan natin ito ng pagkain. So, at least 3 times a day natin sila bibigyan ng pagkain at tubig para naman sila ay maganda yung tubo nila at maganda rin yung starting ng pangingitlog nila. So, kailangan iwasan din natin na magtuka sila yung bawat isa nila kasi baka makalbo yung sa likuran nila na wala ng mga balahibong matira. So, ayan mga kapugo. Sana ay maparami natin itong mga ating nabibreed na mga pugo para at least naman pag marami na ay ma-share natin sa iba na so sino yung gustong interesado na mag-alaga ng pugo at mag-farm din ng mga pugo. So, darating tayo dyan mga kapugo at mga kamanukan. So, ayan.
ang liit lang sila, ang liit lang nila at hindi sila ano, yung hindi kagaya sa manok na kailangan mo talagang alagaan. So ito yung mga itlog na nakuha natin sa my farm natin sa my tubuan. So ito yung mga extra at ito rin at may tatlong reject. So hindi ito pwede ihalo sa may walang crack kasi baka maiba yung kulay. So ito i-display natin sa may tindahan para naman at least magka-income tayo para sa mga feeds natin, pambili ng feeds. So ito ay mga 108 pieces na nakuha natin sa may puguhan. So ayan, maitlog na tayong na-harvest at ibibenta.